So yan yan naging reaksyon neto ni Bradley Beal matapos na naman silang matalo. This time against naman dito sa Houston Rockets at sa kanyang former teammate na si John Wall. Sa buong taon nga, ang Wizards ay may record na 3 out of 10 at sila ang pinakakulelat sa Eastern Conference. Sila ang pinakahuli at hindi lang pala sa Eastern Conference, buong liga sila ang may pinakapangit na record, 3 out of 10. Sumunod ang Detroit Pistons na may 4 out of 13 na standing. Tapos naman, sumunod dyan ang Timberwolves na may 4 out of 12 naman. Sa laban ngang ito against sa Rockets at Wizards, itong si Bradley Beal ay umiscore lamang ng 33 points, kumuha ng 5 rebounds at namigay ng 4 na assist sa kanyang mga teammates. Kaso nga lang, natalo sila 107-88. Blowout loss para sa Wizards kahit na itong si Bradley Beal ay may 33 points nga. So after the game, mukhang frustrated nga itong si Bradley Beal sa kanyang performance at pati rin sa performance ng kanyang team. Dahil panay talo nga ang nakukuha nila kahit na ganun ang kanyang effort sa ballgame. Natatandaan nyo, siya ay umiscore ng career high niya 60 plus points ata or 50 again sa Philadelphia, tapos talo pa din nga nga. So huwag nga tayong magulat kung sakaling itong si Bradley Beal ay mag-request ng trade dito sa Wizards. Kasi parang nasa parehang sitwasyon siya ni Anthony Davis nung nasa Pelicans pa si AD. Pareha silang 27 years old nung time na yon nung nag-i-struggle ang kanilang team. Tapos diba si AD ay nag-request ng trade at yon. Nag-grant nga ang kanyang request at napunta nga siya dito sa Los Angeles Lakers. Ito rin si Bradley Beal. Baka din siya ay mag-request ng trade dahil nga yung effort niya at pati rin yung talent level niya ay parang nasasayang lang dito sa team na ito at sa organization na ito na hindi nga siya matulungan pagdating sa pagbuo ng team para makapunta sila sa playoffs at maging contender. At para sa susunod na NBA news, ito ang New Orleans Pelicans. Meron na nga silang interes para i-trade itong si Lonzo Ball. Kung natatandaan nyo ay sinabi nga ng Pelicans na wala nga daw silang balak i-trade itong si Lonzo Ball, si Brandon Ingram at pati na rin si Josh Hart, yung mga players na nakuha nila sa Lakers. Pero after the recent struggles nito ni Lonzo Ball ay may openness na nga silang i-trade itong si Lonzo. At meron nga mga rumor na lumalabas na kukunin nga daw siya ng Warriors kapalit ni Kelly Oubre Jr. So rumor pa lang yan at wala pa ngang talks na nagaganap. Marami na nga nag-i-inquire dito kay Lonzo Ball at kay JJ Redick. At para sa susunod na NBA news ay isang ang good news. Dahil ito si Caris LeVert matapos na magkaroon nga siya ng komplikasyon sa kanyang health ay nagkaroon nga daw siya ng successful surgery ayon kay Shams Charania at on his way na nga daw siya sa kanyang recovery. Kaso wala pa ngang timetable na binigay dito para kay LeVert kung kailan siya babalik. So parang naging blessing in disguise mga ang pag-trade dito kay Caris LeVert mula sa Brooklyn Nets papunta sa Indiana Pacers. Dahil nga, chinek ang kanyang health pagdating niya sa Pacers. Tapos ayun, na-discover nga na meron nga daw siyang komplikasyon sa kanyang kidney. So ayun nga at naagapan nga yun at hindi na lumala bago magkaroon pa siya ng ibang komplikasyon. Paano naman sa ating susunod na NBA news tungkol naman dito kay Derrick Rose? May mga interesadong team nga na kunin siya dito sa Detroit Pistons. Ang una niyan ay ang New York Knicks kung saan naglaro na rin siya dati. At ang isang malaking team na gusto siyang kunin ay ang Los Angeles Clippers. Kung hindi niyo pa alam ay patuloy nga naghahanap ng playmaker itong Los Angeles Clippers. Yung matutulungan na itong si Paul George at pati na rin si Kawhi Leonard na gumawa ng play para sa kanilang mga superstar. So malaking tulong yan si Derrick Rose para sa Clippers kung gusto nilang ma-improve ang kanilang roster para sa kanilang championship run na gagawin ngayong season. So yun lamang para sa mga NBA news ngayong araw. If you guys like the video, make sure to like the video and if you're not subscribed, syempre may subscribe button dahil everyday meron tayong mga NBA updates. So yun lamang. See you guys next video. Bye!